Hello, hello mga kabarya. Meron tayong bagong barya dito. Bagong tuklas. Ito ang 10 sentimos, 10 sentimos, 10 centavo, 10 cents, 1981. Ito ay nagsimula noong 1979 hanggang 1982. Second series yata ito. Ito na lang yata ang series. Hindi ko alam. Second series yata, second issue yata ito. Wala tayong 1979, meron lang tayo dito ay 1981. Nagsimula ito 79, 80, 81, 82. Yung 79, tatlong klase, isang fruit, special uncirculated at saka regular strike or regular issue. 1980 ay tatlong klase din siya. Undetermined yung BSP. Yung Franklin Mint Fruit ay merong 3,133. Yung special uncirculated is 10,000 pieces. Yung 1981, yung BSP undetermined ang mintage. Yung Franklin Mint na proof ay merong 1,795 mintage. Yung Franklin Mint na special uncirculated undetermined ang numbers. Ang 1982, undetermined lahat, yung proof, special uncirculated, at saka yung regular strike o regular issue. At meron tayo dito, maganda pa, Baltasar. Iwan ko ilang millimeter ito, millimeter, merong 18 millimeter. So, ang lagayan ko na ito ay 20 millimeter. Yan siya. At ito ay copper nickel. Pero mostly, nakikita natin ay nickel. Yan, 1981. Ang ganda pa niya, Ganda pa ng design nyo. Tapos, etong 1981 na BSP yata ito. Oo, BSP sa ibaba ng sentimos. Merong maliit na BSP. Next ay 1981 din siya. At BSP rin. So dalawang 1981 na BSP. Yan. So nagkakahalaga ito ng 2 pesos hanggang 26 pesos. Dahil marami pa ito. Ito yung pinakamarami yata. At saka yung 1982. Next, ito BSP din siya. Undetermined yung mintage. Ito yung may pinakamaraming ginawa. Yung natitira sa circulation ay 39% pa siya. Nagkakalaga ito ng 5 pesos hanggang 30 pesos. 1982. Yan. Yung 1949 yan guys, sa establishment ng Bangko Sentral yan guys. Pagdating ng mga Amerikano, ang tayo ng Bangko Sentral. At meron pa tayo dito, hindi na ilagay sa coin flip. Ewan ko ano ito. Ito pala ay si Paran o Francisco Baltazar. 1982 at BSP rin siya. At lastly, Francisco Baltazar, 1976. So kung 1976, first issue ito pala, first series. Itong 1976, tingnan natin kung wala naman siyang mint mark.
tulad ng isa dito. Ito siya guys, oh. Ito meron siyang maliit na BSP. Tapos ito naman yung 1976, wala siyang mint mark. Ewan ko kung saan ginawa ito. Denver. Apat kasi yung mint facility na ginawa nito, yung Denver Mint, San Francisco Mint, Germany Mint, at saka sa Pennsylvania Mint. So mostly ng Pennsylvania guys ay merong FM sa 10 centavos, 10 centimo na ganito, merong FM or Franklin Mint. Pero yung tatlo walang nakalagay kung Francisco o Denver Mint or Germany. So palagay na natin Germany ito. Noong 1976 merong 50 million mintages o dummy. So naghahalaga ito ng 23 pesos hanggang 29 pesos. So US Mint daw ito. So alin ba dito, San Francisco or Denver Mint? Dahil ito ay 1976. So yan lang guys, at huwag kalimutan, please comment, subscribe, at i-turn on ang notification bell para ma-notify kayo sa sunod natin na mga videos. Maraming salamat, at meron pala ito guys na ano, yung mamahalin na issue, yung mat 10,000 mintage, tapos yung Franklin Mint na proof ay 9,901 mintage. Yung Franklin Mint na special uncirculated ay merong mintage na 1,826 lang na mintage. So, kung mat ito, or proof, or special uncirculated, pero hindi ito proof, hindi rin ito special uncirculated. Mas lalong hindi ito mat dahil walang FM dito or BSP. So, ito guys is US Mint. 1976. Mahal yung ano, yung mat at saka special uncirculated at proof, libo-libo ang value. So maraming salamat sa panonood, at please huwag kalimutan comment, subscribe guys, subscribe para ma-notify kayo sa sunod natin na videos. Mas maganda pa ito kaso kalbo na ito. Baka itong isa walang pambayad sa barbero. 1982. Iba rin design dito, oh. Nung 1976. Iba rin dito yung sa gitna nung yung tao dito, medyo modern. Nung eto naman, parang si malakas at si maganda itong design. Hindi ko alam. Pero ayos siya, oh. Mas maganda itong unang issue, 1976. So, thank you guys at bye-bye. Maraming salamat. Comment, subscribe, subscribe.